nakatira dito guys na giniling kaysa doon sa pambalot. Kasi ang pambalot guys, pagka yan ay nabuksan mo na, ay tumitigas siya kahit ilagay mo sa ref. Kaya kailangan maubos. Once na binuksan mo na yung balutan, kailangan maubos. So, okay na yan. Itong natira ay pangsahog-sahog natin sa gulay o pwede nating iprito. Prito. Pwede rin pasahog sa gulay. Yan, magluto tayo guys ng mga 10 piraso. Kasi dalawa lang naman kaming kakain. Nangungo ako guys, gawa ng paghihiwa ko ng sibuyas. Kung halimbawa guys na marami ang naluto nyo, kagaya namin, kung marami ang nagawa nyo, kagaya namin, dalawa lang kaming kakain. Tapos ang dami kong nagawa. Nilalagay ko siya guys sa freezer. Ayan. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Sa 10 pirasong ganito guys. Oh, malaki pala yung nakuha kong siklo. At kung kayo ay natatakot na magdikit-dikit, lalagyan natin ng flour sa loob. Ganyan. Para hindi siya magdikit-dikit. And then, ganyanin ninyo guys. Hanggang sa malagyan lahat, mamix. Ay, nahulog yung... Ay, nahulog! Ayan guys. 10 yan. So, pag kada hugot ko, 10 ang iprito ko. Dalawa kaming kakain. Ayan. Hindi na siya magdidikit-dikit guys. Kasi meron siyang harina sa loob. Kaya lang, medyo malaki yung siklok na nakuha ko. Saka kasunod eh, yung maliit na lang ang gagamitin natin. Ayan, susok-sok na lang sa freezer. And then, i-defrost and then i-prito. Ganyan lang guys ang ginagawa ko. Magtitira lang ako dito ng 10 i-prito ko ngayon guys. Para matikman na namin mag-asawa. And then, yung remaining lalagay ko sa freezer. Where is John? Makit na naman po sa... Ito, maliit-liit yung aking sitlok na kinuha. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Tamang-tama lang siya, guys. Nilagyan natin ng harina sa loob. Saka natin siya. O bago nyo ilagay sa loob, pwede nyo ikot sa harina muna. Para make sure na nadagin lahat. Okay na yan. Hindi na siya magdidikit-dikit guys. Kahit ano, i-defrost nyo siya. Maglulutuin syempre, hindi siya magdidikit-dikit. Ayan. Yung sa 10 ginawa ko. Ilalagay na natin yan sa freezer. Pero make sure guys na ano, i-consume ninyo siya ng sa loob ng isang buwan. Or 3 weeks. Kinakain mo na. Umaakit lagi yung pusa namin. Ayan, gaya na. Nagdikit-dikit siya kasi medyo basa siya gawa ng pandikit. Pwede niyang ikot sa ano, sa harina bago niyo ilagay sa siklo. O yung kamay niyo, kahit yung kamay niyo lang ang may harina. Okay na. Or yan, ganyan guys, oh. 6. Then, ito na lang ang i-prito ko ngayon. 2, 4, 6, 8. Prito na tayo, guys. Yung tira ko, guys, na giniling, inilagay ko rin sa siklok. Lalagay natin sa freezer. Kasi hindi ko siya maluluto ngayon hanggang New Year, hindi rin. So, kailangan natin ilagay sa freezer.
Meron kasi akong ibang pinirefer pa pagkain. Kaya hindi natin ito maluluto. Pag nasa ref lang, ito masisira ito guys. Kaya kailangan natin i-freezer. At lutuin natin after New Year. Pwedeng ano, gawin kong burger. Ipiriprito ko. Gumamit ako guys ng used oil dito sa ating pinagprituhan ng lumpia. Kasi nung Pasko nagprito ako ng pata. So yan ang ginamit kong pinagprituhan ko ng pata. At pagkatapos naman niyang lutuin ay itatapon na natin ang mantika. At ayan, luto na guys. Tikman na natin. Ang lutong niya guys. Sarap. Kain tayo.